Isang historian sinabing hindi nakakatapos ng termino ang mga presidente na nanumpa sa National Museum. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Isang historian ang ibinahagi ang tila isang nakakakabang trivia tungkol sa mga presidente ng Pilipinas na nanumpa sa National Museum of the Philippines. Sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, sinabi ng kilalang historian na si Ambet Ocampo na sanay pumili na lamang ng ibang venue si Marcos para gawin ang kanyang panunumpa bilang susunod na pangulo ng Pilipinas. Ayon kasi sa kanya, ay tatlo sa mga naging presidente ng Pilipinas na nanumpa sa National Museum ay hindi natapos ang kanilang termino. The Fine Arts Building was the site of former inaugurals Manuel Luis Quezon, Jose P. Laurel, and Manuel Rojas. Had organizers look closer at the history, they might have opted for another venue because two of the three presidents who took their oath there died in office. All three did not finish their terms, ani Ocampo. Isa rin sa mga dapat iwasan ng mga posibleng maging presidente ang Barisawayan Church dahil ang dalawa sa mga nanumpa dito na sina Emilio Aguinaldo at Joseph Estrada ay hindi rin natapos ang kanilang termino. Hindi naman malaman kung alam ba ng mga Marcos ang tungkol sa kasaysayan ng mga nanumpa bilang pangulo sa National Museum. Dahil sa balitang ito, umani ito ng iba't ibang komento. I disagree. Whatever you do, still you are nothing. Historians or things of the past may or may happen again. It's all in God's hand to decide on whatever, wherever you go, and whatever you. If that's what God wants for you, it shall happen. No one among God's creation like us can go against God's decision. Why worry about historians? Worrying is insulting God. Let it go. God is in control. Historians are at best when it is about history and the making. But when it is about the future, it is all in the hands of God and alone because He knows what is best for all of us. That is why we should pray as per example given. They will be done here on earth as it is in heaven. Gosh, until now, you still can't accept who's the winner. You're so funny, guys, that's your prediction. Because you're still hoping that your pinky candidate still have chance to hold the position. Sorry, guys, 31 millions voted for Marcos. That's a lot of vote, buddy.